Guys, good afternoon po. Isishare ko lang po sa inyo kasi ngayong umaga po, pag-uwi ko dito, naaksidente po ako sa motor. So, ganito po kasi ang nangyari. Dito po sa may CPC, papunta pa likod na, dito sa may CPC, dito sa may, ano, sa may papunta na ng, sa amin, meron po kasi akong nakitang daga na malaki na patay. So, ang ginawa ko, para ayaw ko siyang madaanan, ayaw ko siyang masasagasaan, mano po ako, nag-ride po ako. Ngayon, pag-ride kong ganyan, hindi ko alam na pag-ride kong ganay, pag-ride kong ganyan, sabay tumba sa motor. Nakita ko na lang guys, na ang mga motor, ang dami paparating papunta sa akin. Kaya, buti na lang Diyos ko, Lord, maraming salamat talaga Panginoon dahil alam mo po talaga na marami pang nangangailangan ng tulong sa akin. Ito lang natamo ko guys, mga galos lang. Hindi ko talaga akalain na pag nasa aksidente ka na pala, hindi mo na nakikita ko na lang yung mga motor na ang dami na dumaan na sumunod sa akin. Tapos natambunan ako sa motor ko guys kasi patumbay. So ang motor pumunta sa akin. Tapos yung subunod sa akin, yung nakamama, nakablow ng motor, hindi naman siya napaano guys, nakatayo pa rin siya. Ako lang talaga natumba ako, nakatayo lang siya, hindi siya napaano, basta nakapagprino din siya. Tapos, may kunting sugat lang sa paa. Ako po ang maraming galos guys. Pero yung, alam mo yung pantalon po na yung ano, nabutas po talaga guys. Ito po yung nangyari sa tuhod ko, ito po yung pinakamalalim na sugat. Tapos, meron pa po dito. Ayan. Tapos, meron pa po dito mga galos. Tapos dito, yan, konti lang. Tapos ito, yan, mga galos-galos lang po guys. Yung naano ko, kaya pasalamat nga ako, ito lang ang naano ko. Tapos ito, siguro, hindi naman siguro ito napilay. Kasi dito ang, kasi kung na, ito guys, ito, masakit. Siguro, nung pag ganun kasi ang itsura ko eh. Nung natumba ang motor ko, paganyan ako, patagilid ako. Tapos, tumalsik na yung bag ko, yung cellphones ko, wala na. Tumalsik na. Tapos yun, may mabait na babae na tumayo, tumulong sa akin. Tinulungan niya ako. Itinayo niya yung motor ko. Tapos, yung mama na nagsunod sa akin, nakaganyan lang. Di lang sa umalis sa motor, tinitingnan na niya ako. Tapos, may, yun nga, yung babae, tumulong sa akin, binangon niya ang motor ko. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko sa ano, sa babae na sabi niya sa akin, tinanong niya ako kung okay lang ba daw ako. Sabi ko okay lang naman ako kasi ito man mga galos lang. Tapos yung motor ko, yung side mirror nasira siya, pero wala ako, okay lang yun, basta ang importante okay ako. Kaya pabuti na lang yung ulo ko, hindi na ano, pero may helmet naman ako, pero mahina lang naman ang takbo ko kasi nasa 30 lang yata ang speed ko kasi nga nagprino nga ako kasi liliko ako kasi iniwasan ko nga. So hindi ko talaga alam na ganun na pala ang aksidente. Kaya Diyos ko, grabe ang nginig ng buong katawan ko guys, hindi ko alam, Diyos ko po Lord. Kaya malaking pasalamat ako kay Papa Jesus na niligtas pa niya ako kasi gusto ko bang mabuhay kasi kailangan pa ako ng anak ko. Diyos ko, naiyak talaga ako guys kasi grabe ang aksidente, hindi mo talaga alam. The first time, hindi naman ako mabilis magpatakbo. Mabagal lang naman ako magpatakbo. Hindi naman ako yung request driver. Mabagal lang. Ang aksidente talaga, hindi mo alam. Kaya, naiyak lang ako kasi pasalamat ako kay Lord na ganun lang nangyari sa akin. Kasi siyempre, alam nyo naman dito guys, yung mga aksidente, di ba? Pag mga aksidente sa motor, grabing mga nangyayari. Kaya pasalamat pa rin ako. Kaya mas safe po talaga yung kotse. Kasi siyempre pagka ang kotse ma-aksidente, safe ka naman tao. Pag motor talaga ang aksidente, katawan mo talaga ang ultimate. Ano talaga, yung maano talaga, mabagsak talaga sa lupa. Kasi siguro guys, kung mabilis yung takbo ko, kung paharurot lang ako, tapos sabay akong parait ganyan, siguro hindi lang itong matatamo sa akin. Hindi lang ito ang matatamo sa akin na galos. Ito yung pinakamatindi kasi nga, napaluhod ako eh. Napaluhod ako sa motor ko nung pag ganyan ko, pag ride ko, napaluhod ako din, natumba ako. Biro mo yung takbo ng, ano ko, kahit natumba na yung motor ko,
tuloy pa rin yung takbo ng makina, tapos yung mga gaas nag ano ha, nag nagtapunan. Kaya ganun po talaga, first time po talagang nangyari sa akin ito. Kaya sana kung ano, sinasagasaan ko na lang yung daga. Total patay na rin naman na siya. Iniiwasan ko kasi kung hindi ko kasi ano yung daga, matatamaan ko talaga, madadaanan ko talaga siya. Kaya lumihis ako, hindi ko naman akala na paglihis ko pala, yun na pala, matutumba na ako, na out of balance ako. Kaya, Diyos ko, yun lang, isishare ko lang po ang aking naging experience. Oh, tapos yung dito ko guys, masakit. Yung dito ko, hindi ko bukas, siguro bukas ko ba ito malalaman kung napilay ba ito. Ito pa, mayroon pa pala akong galos dito. Tapos, ito yung part na ito, di ba, may sugat siya. Nabutas ka mo yung jacket ko dyan. Nabutas ka mo siya. Tapos, yung dito pa, yung ito pa, yan. Ito pa nga dito, oh, hindi ko natamaan sa paglagay ng Betadine kasi hindi ko makita. May sugat pa pala ako dito. Kaya, pasalamat ako kay Lord. Mga galos lang itong natamo ko. Hindi pa talaga niya ako piniprotektahan pa talaga niya ako. Alam mo ba guys, yung Riloko na swatch, pigtas yung ano talaga niya, yung bracelet niya. Pigtas talaga, doon tinapong ko na lang. Pero tumatakbo pa rin makina, pero tinapong ko na lang kasi napigtas na yung strap niya. Kaya grabe talaga. Nagugutom ako, hindi ako nag-almusal. Ano lang, kinain ko biskuit lang, nawala ang gutom ko. Ganito pala pag naka-aksidente, mawala, makalimutan mo lahat. So, yun lang po ang isi-share ko sa inyo mga guys. Kayo po lahat ng mga kapwa ko Pilipino na nandito po sa Taiwan. Pag nagda-drive po kayo ng motor, ingat po talaga kayo, lalo na yung mga lalaki na kahit nakainom lang ng konti. Kasi ang aksidente po talaga, hindi mo alam. Kasi kung alam ko lang na iiwan yung pag-ride ko, ma-aksidente ako, hindi na lang ako mag-ride, hindi ko na lang iniwasan yung daga, pero iniwasan ko nga, ayaw ko nga siyang sagasaan, pero ako naman pala ang nagiging kawawa, kasi ako naman ang nasaktan, ako naman ang na-aksidente, kaya, siyempre, mayroon, aksidente nga, hindi mo nga talaga alam, so, pag nag-drive ka talaga ng motor, kailangan, talagang, lagi ka talagang iisipin mo na safety. Pero ako, ganun naman talaga ako. Pag nagdadrive ako ng motor, lagi naman ako nag-iingat. Hindi naman ako yung request driver na, ala, parurot sa motor. Mabagal lang ako magpatakbo, guys. Siguro kung ang speed ko nasa 60, hindi lang ganito matatamo ko. Baka sa hospital na ako ngayon. Pero nga, mabagal nga lang ang takbo ko. Kaya ganito. Ito lang ang mga natamo sa akin. Ito lang, mga galos lang. Itong pinakamalalim, guys, ito. Tsaka yung ito. Ito. Yan. Yan. Ito lang yung mga malalim. Pero yung dito sa legs ko, ito. Ano lang siya? Gas-gas lang siya. Mga gas-gas lang yan. Tsaka ito pa pala dito. Yan. Mayroon pa dito. Oh, gagamutin ko pa. Yan. Tapos ito, pilay. Bukas ko pa ito malalaman kung napilay nga ito. So, yun lang po guys. Isinishare ko lang po yung naging experience ko sa aking aksidente. Diyos ko po, Lord, malaking pasalamat ako sa Panginoon na ganito lang. Okay lang yun kung nasira yung motor ko. Yung ano, okay lang yun. Basta ang importante, nandito ako, okay ako. Walang nangyayari. Galos lang. Kaya, salamat po, Lord. At ito lang po guys, isishare ko lang sa inyo ang naging experience ko. Grabe, buong katawan ko nanginginig sa sobrang takot. So, maraming salamat po. Ang sinir ko lang ang naging experience ko. God bless. Bye-bye.